Hi everyone, this is Aris Moreno again at welcome back sa aking channel. Para sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang enclosure para sa new pet natin na tarantula. At may good news ako dahil sa video din na ito ay i-announce na natin yung nanalo ng submersible na pump. Yung napili ko na nag-suggest ng itatawag ko sa aking mga subscribers. At yung nanalo din ng K1 filter media. At meron din tayong bagong pa-contest. I-announce ko ang mga yan pagkatapos kong ipakita sa inyo kung paano ko ginawa ang enclosure na ito. Bago yan, shoutout muna tayo. Nakapag-cut na ako ng styro na gagamitin natin para sa ating background. Kung mapapansin ninyo, ay kinat ko yung dalawang kilid ng ganyan para nang sa ganun ay magkasya siya sa ating aquarium. This time naman ay gagawa tayo ng tatlo na ganito. Gawa to sa plastic na pili ko Halloween. So ayan, meron ako nagawa ng isa. Kinamit ko siya para makagawa ng mold. Iyan naman ay clay. At magbimix na tayo ng plaster of Paris. Mabilis talaga matuyo ang plaster of Paris. Hindi kagaya ng semento o ng grout. Ito, 10 to 15 minutes lang tuyo na. Nakagawa na ako ng ilalagay natin dun sa mold. Hindi masyadong malapot, di rin masyadong malabnaw. Naisalin ko na siya sa ating mold. Hintay na lang natin siyang matuyo. Yung mga parts na pagpapatungan natin ng mga skulls na ginawa natin using plaster of Paris ay tinungkab ko using carving tool. Hindi ko siya ginawang pantay-pantay para nang sa ganun, hindi naman siya ganun ka-uniform at magmukha siyang natural. Gagawin natin rough yung surface ng ating background. Gumamit ako ng shoe glue para kumapit yung potting mix doon sa ibabaw ng styro. Kailangan mabilis nyo itong gawin kasi natutunaw yung styro nung shoe glue. Kukulayan na natin yung mga skulls using white and brown acrylic paint. At siya nga pala, nilagyan ko rin ng powderized na sphagnum moss yung ibabaw ng potting mix. Para nang sa ganun, mayroong parang lumot na nakakapit. Gumamit din ako ng shoe glue para ikapit yan dyan. After 2 to 3 hours, natapos na rin ang ating project. Ilalagay na natin ang tarantula sa loob. Para sa substrate, gumamit tayo ng coco peat. At nilagyan ko na rin siya ng mga live na plants. Para nang sa ganun ay magkaroon din ng nitrogen cycle sa loob. May tagakain nung poop ng tarantula at mga tira-tirang pagkain. Naglagay na rin ako dyan ng dish para sa kanyang tubig. Importante yan. At binasa na rin natin or ginawa natin moist yung substrate natin. Importante kasi na ma-maintain yung tamang humidity sa loob ng enclosure ng ating tarantula. Papakainin natin siya isang beses kada linggo ng live food kagaya ng mealworm. Nilagyan ko na rin siya ng takip at ng desk clamp. So yung desk clamp na yan ay bubuksan natin 10 hours every day para nang sa ganun ay makapag-photosynthesis ang ating mga live na plant. Importante pala daw na protektahan ng enclosure ng tarantula mula sa mga ants. Walang dam. Kaya gumamit ako ng petroleum jelly, nilagyan ko tong rim na to, yung palibot ng aquarium para nang sa ganon ay matrap yung mga langgam na dadaan dyan, didikit sila dyan. Pwede rin naman daw na gumamit ng chalk, yung pangontra sa ipis, pangontra sa langgam. So, ang nanalo ng submersible na pump na ito, na pwede up to 200 gallons, hindi po siya sponsored ah, ay si Ronald Velasco. So, ang sinuggest niya, katropa pet.
Congratulations, Ronald Velasco. Reply na pala ako dun sa comment mo. Paki-email na lang ako dun sa email address na ibinigay ko. At iraraffle na rin natin yung mga nanalo ng K1 Filter Media. Sila yung mga nag-comment simula doon sa video na ginawa ko na Samsung HW33B Setup Guide hanggang doon sa mga susunod na videos na may hashtag happy lang. So pipili lang tayo ng 6 kasi 6 lang naman na packs ang meron tayo nito. Para sa raffle na ito, meron tayong 43 na entries. Papakita ko lang sa inyo yung mga nag-comment na may hashtag happy lang simula doon sa content natin na setup guide sa Samsung HW33B. So, ayan sila lahat. Sinugurado ko na walang duplicates. So, ang una natin ay si Fee and Rin TV. Congratulations kay Brian Dolan. Meron pa tayong 3. Ryan James Lorozo, hindi ko kayang bigkasin yan. Ryan James, congratulations. Last one na tayo. Para sa mga nanalo sa ating raffle para doon sa K1 Filter Media na si Fee and Rin TV, Brian Dolan, JPTV, Ryan James, Edmond Figueroa, Daniel Dohelio, paki-email na lang sa arismoreno.liamera@gmail.com ang full name, complete address at contact number ng padadalhan ng K1 Filter Media. Ipapa-LBC ko na lang ito sa inyo. Maaari nyo matanggap this week or next week. Para sa mga sumasali sa ating mga contest na hindi pa napipili o hindi pa nabibigyan ng prize, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil lagi naman po tayong merong pa-contest sa ating channel. So keep on joining lang po. Weekly naman po ay nagpo-post tayo ng new video sa ating channel at meron din yun pa-premyo or pa-contest. Tulungan ninyo ako na pangalanan tong tarantula na ito. At yung pangalan na mapipili ko, yung magsasuggest nun, ay mananalo ng isa sa mga prizes na ito. So, mamili ka na ng isa. Isa lang ang mapapanalunan mo. Isa sa mga choices ay itong low-level water filter. Included na dito yung motor. Isasaksak mo na lang siya, syempre, at lalagyan ng tubig. At meron na din siyang kasama na porous rings. Sasamahan ko na rin to ng sponge. Isa din sa mga choices ay ito. Ito naman ay sinasaksakan lang ng air pump para bubugahan ng hangin to. At may mga buto siya dito, meron din siyang kasama na light. So pwede niyong isaksak para na sa ganun, dramatic yung effect. At last na choice ay ito. So i-upgrade ko to kagaya ng pinakita ko dun sa previous na video ko, gagawin ko siyang parang sump. May dalawang chamber, isa sa mechanical, isa sa biological. 8 watts siya at ang flow rate niya ay 800 liters per hour. Pwede siya up to 200 liters na aquarium. Yung mapipili ko na magbibigay ng the best na pangalan para sa tarantula, mananalo ng isa sa mga prizes na ito. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na at huwag rin kalilimutan na i-click yung notification bell sa ibaba para na sa ganun, lagi kang updated sa tuwing magpo-post ako ng video sa aking channel na may kasamang pa-contest. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Maraming salamat sa positive na feedback. Pinatatabangin yung puso ko at mas ini-inspire o minomotivate nyo ako na gumawa pa ng maraming informative na content. Ito na lang para sa video na ito, mga katropa pets. This is Aris Moreno again. Thank you for watching. God bless you.